Ang Tagalog recap natin ngayon ay pinamagatang The Physician. Noong Middle Ages sa Europa, ang kaalaman sa pagpapagaling na binuo sa panahon ng Roman Empire ay nawala o nakalimutan kaya ang pangangalagang medikal ay naging limitado. Kakaunti lamang ang mga marurunong na doktor at mga ospital. May mga doktor na naglalakbay at gumagawa ng limitadong medikal na paggagamot, madalas ay ang mga may kaunting kaalaman o pang-unawa sa katawan ng tao. Sa kabaligtaran, ang agham medikal ng mga Islam ay maunlad sa panahong iyon. Ang pag-unlad na ito ay batay sa mga naunang kaalaman ng mga Greeks, Romans, at Indians na inaral at pinaunlad pa ng mga iskolar ng Islam. Mahirap ang buhay noon sa England. Kaya si Rob Cole na panganay sa kanyang mga kapatid ang nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Isang araw, dumating sa bayan nila Rob ang isang naglalakbay na manggagamot na kilala bilang barber. Ipinagmamalaki ni barber na kaya niyang pagalingin ang anumang sakit. Nang gabing iyon, dumanas ng matinding sakit ang ina ni Rob. Nang aipatong niya ang kamay niya sa dibdib ng kanyang ina ay may naramdaman siyang kakaiba kaya siya ay umatras. Sa takot na ang kanyang ina ay maaaring mamatay, tinungo niya ang manggagamot na si barber. Sumama naman sa kanya si barber, ngunit pagdating nila sa bahay ay maraming tao ang nagkukumpulan. Dahil ang panggagamot ay itinuturing na pangkukulam, pinagbawalan nilang gamutin ni barber ang ina ni Rob. Sa kasamaang palad, namatay ang ina ni Rob na labis niyang ikinalungkot at ng kanyang mga kapatid. Kinaumagahan, ang dalawa niyang kapatid ay dinala ng mga taong bayan kasama ang mga kagamitan nila sa bahay. Naiiwan si Rob na mag-isa kaya tumungo siya sa nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan na si barber. Bagamat nag-aalangan sa una, naawa si barber kay Rob kaya sa huli ay nagpasya siyang isama siya. Sa pagdaan ng mga taon, nakapaglakbay sina Rob at barber sa iba't ibang lupain habang nagpapagaling ng mga may sakit. Kasabay nito, si Rob ay lumaking may kasanayan at kaalaman sa panggagamot at nais pa niyang mausisang lubos ang katawan ng tao, lalo na ang tungkol sa appendicitis na naging sakit ng kanyang ina. Isang araw, sinabi ni Rob kay barber na gusto niyang makita ang nasa ilalim ng balat ng katawan ng tao. Dahil ang mga operasyon ay itinuturing na iligal ng batas, binalaan siya ni barber na huwag nang magsalita pa ng mga ganoong bagay. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula na ang paghina ng paningin ni barber dahil sa katarata. Isang araw, dumating sa kanila ang isang magsasaka upang magpabunot ng ngipin. Habang hinahawakan ni Rob ang pasyente, nakaramdam siya ng kakaiba. Ito ang parehong pakiramdam na napansin niya noong gabing pumanaw ang kanyang ina. Senyales pala ito ng kamatayan ng hinawakan niya. Ang pasyente na nagpapabunot lang ng ngipin ay pumanaw sa oras ding iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, si Rob ay nagtapat kay barber tungkol sa kanyang naranasan. Sinabi niya na kaya niyang malaman kung ang isang tao ay mamamatay. Gayunpaman, ayaw maniwala ni barber kay Rob. Nang gabing iyon, dinumog sila ng galit na taong bayan. Inaakusahan sila ng pangkukulam at sinisisi sila sa pagkamatay ng magsasaka. Pagkatapos ay binugbog nila ang dalawa at itinapon sa labas ng bayan. Sa kabila ng kanyang problema sa paningin, patuloy na tinuturoan ni barber si Rob ng panggagamot. Isang araw, ininungkahi ng isa nilang pasyente na dalhin ni Rob si barber sa isang hudyong manggagamot dahil sila ay kilala na may kakayahang magpagaling ng pagkabulag. Si Rob ay may pag-aalinlangan dahil ang pagkabulag ay imposibleng gamutin sa mga panahong ito. Gayunpaman, nagpasya siyang subukan ito dahil gusto niyang tulungan ang kanyang amo. Kinaumagahan, dumating sina Rob at barber sa tirahan ng doktor na hudyo at isinagawa ang operasyon. Dahil dito ay mahimalang nabalik kay barber ang kanyang paningin. Si Rob ay namangha kaya't mausisan niyang tinanong ang doktor kung saan niya ito natutunan. Bilang tugon, inihayag ng doktor na tinuruan siya ng pinakadakilang manggagamot na si Ibn Sina ng Isfahan. Nagnais si Rob na maglakbay doon, ngunit sinabi ng doktor na maaari siyang mamatay bago pa man siya makarating doon. Ipinaliwanag niya na sa lupain ng mga Muslim ay pinahihintulutan ang mga Hudyo ngunit hindi ang mga Kristiyano. Ito ay isang matinding dagok sa hangarin ni Rob, ngunit determinado pa rin siyang mapuntahan ang Isfahan. Ang kanyang pangarap ay maging isang hakim, ang tawag sa pinakadakila sa lahat ng mga manggagamot. Upang mapalawak pa ang kanyang kaalaman, nagpaalam si Rob sa kanyang amo na si barber at sinimulan ang bagong paglalakbay ng kanyang buhay. Matapos maglakbay ng maraming buwan, dumating na si Rob sa Egypt. Bago umalis papuntang Isfahan, nagpasya siyang itago ang kanyang sarili bilang isang Hudyo upang makaiwas sa panganib. Sumailalim siya sa pagtutuli at pinalitan ang pangalan niya na naging Jesse Ben Benjamin. Sumama si Rob sa isang grupo ng mga Muslim na naglalakbay at nakilala ang isang babaeng nagngangalang Rebecca. Nakarating sila sa isang nayon na kamakailan ay inatake ng mga Seljuks. Ang mga Seljuks ay naniniwalang sila ay pinili ni Allah upang parusahan ang mga makasalanan. Ang tanging nakaligtas sa pag-atake ay ang isang maliit na batang babae na isinama naman ni Rebecca.
Sa susunod na pangyayari, ang grupo ay naipit sa isang sandstorm. Marami ang namatay habang ang iba ay naligaw. Tanging si Rob at ang isa pang lalaki ang natira. Habang nananalangin si Rob kay Jesus ay nahuli siya ng lalaki kaya pinatay ni Rob ang lalaki. At pagkatapos ng ilang araw ng paglalakad, nakarating na rin siya sa Isfahan. Nagmadali si Rob na magpatala sa paaralan ng panggagamot na umaasa na makilala niya ang maalamat na si Ibn Sina. Pero sa kasamaang palad, hindi lang siya tinanggihan kundi binugbog pa ng mga sundalo at iniwan sa lansangan. Siya ay natagpuan ng isang lalaki at dinala siya sa loob ng isang silid. Ang lalaki palang ito ay walang iba kundi si Ibn Sina. Hindi makapaniwala si Rob na sa wakas ay nakilala na niya ang pinakamahusay na manggagamot at tinanggap pa siya sa paaralan ng panggagamot. Sa paglipas ng mga araw, marami nang natutunan si Rob tungkol sa iba't ibang sakit. Ang mga sakit na itinuturing na walang lunas sa kanyang pinanggalingan ay maaari lang palang gamutin ng mga simpleng lunas. Isang araw, nalaman ni Rob na buhay pa si Rebecca kaya tuwang-tuwa siyang pinuntahan ito. Gayunpaman, mabilis na nag-iba ang pakiramdam niya nang ihayag nito na magpapakasal siya sa isang mayamang negosyante. Nang gabing iyon, pagkatapos gamutin ang isang may sakit na babae, nakipag-usap si Rob kay Ibn Sina. Sinabi niya na ang kanyang ina ay namatay dahil sa appendicitis at walang sino man ang naroon upang iligtas siya. Ibinunyag din niya na nalalaman niya kung ang isang tao ay mamamatay. Nabigo siya nang malaman na kahit ang ospital na ito ay walang paraan upang gamutin ang appendicitis. Sinabi ni Ibn Sina na ang mga operasyon ay itinuturing ding kasalanan dito. Kinabukasan, isinama ni Ibn Sina si Rob nang siya ay ipinatawag sa palasyo ng emperador na si Shah. Sinabi ng emperador na ang pinuno ng mga Seljuks ay nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng anak nito. Nagmungkahi ito ng isang kasunduan ukol sa kapayapaan. Ngunit pinugutan ng ulo ng emperador ang anak ng pinuno ng mga Seljuks at pinabalik pa ang pinutol na ulo bilang pagtanggi. Bilang ganti, ipinadala ng mga Seljuks sa Isfahan ang isang lalaking may sakit na Black Death. Naglakad siya sa paligid ng lungsod. Nang matuklasan ito ng mga tao ay nagkagulo sila. Kinausap ni Ibn Sina at Rob ang emperador at hinimok nila siyang palikasin ng mga mamamayan. Ngunit binaliwala ng emperador ang kanilang payo. Sa halip, kiniling niya kay Ibn Sina na samahan siya sa pangangaso sa kagubatan. Mabilis na tumanggi si Ibn Sina at piniling manatili sa kanyang ospital. Tumagsa naman ang mga pasyente sa ospital. Isinara naman ng mga sundalo ang mga labasan ng lungsod at pinahihintulutan lamang ang mga maharlika na makaalis. Isa na rito ang asawa ni Rebecca pero iniwan si Rebecca ng kanyang asawa. Buti na lang at nahanap ni Rob si Rebecca at dinala siya sa ospital. Siya ang nag-alaga sa kanya araw at gabi at binabasahan pa niya ito ng kwento. Samantala, determinado naman si Ibn Sina na makahanap ng lunas sa sakit. Nalaman niya na ang mga pulgas na matatagpuan sa mga daga ang nagkakalat ng sakit mula sa mga bangkay. Iniutos niya ang agarang pagsunog sa mga daga. Dahan-dahan, ang mga pasyente ay gumaling at ang lungsod ay bumalik sa dati. Naging malusog na din si Rebecca at nagkaroon sila ng relasyon ni Rob. Lahat ng mayayaman ay bumalik sa lungsod kabilang ang asawa ni Rebecca pero nag-aatubili naman si Rebecca na bumalik sa kanyang asawa dahil kay Rob. Samantala, ang emperador ay nag-ayos ng isang pagdiriwang upang parangalan si Ibn Sina at ang kanyang mga mag-aaral para sa kanilang katapangan at pagsisikap sa panahon ng epidemya. Inatasan ni Ibn Sina si Rob na pangalagaan ang mga bagong pasyente at ang isa sa kanila ay dumaranas ng appendicitis. Ang pasyente ay isang Zoroastrian na humiling kay Rob na iwanan ang kanyang katawan sa mga buwiter pagkatapos ng kanyang kamatayan dahil naniniwala sila na paglilinis ito ng kanilang mga kaluluwa. Inalagaan siya ni Rob ngunit kalaunan ay pumanaw ang lalaki. Naalala niya na sinabi ng lalaki na wala itong problema kung mahihimay man ang kanyang katawan kaya dinala niya ang bangkay sa isang liblib na lugar upang ma-autopsy o mapag-aralan niya ang katawan. Maingat niyang pinag-aralan ang anatomy ng tao at itinala ang kanyang mga natutuklasan sa mga papel. Ang mga maharlikang mala naman ng lungsod ay nagsimulang mag-alsa laban sa emperador. Ang dahilan ay hindi nila gusto ang ibang mga komunidad katulad ng Hudyo na naninirahan sa lupain ng mga Muslim. Sa pagkakataong ito, nakipagsanib-puwersa ang mga Mawla sa mga Seljuks upang makamit ang karaniwang layunin ng pagpapalaya sa emperador at sa mga Hudyo. Ang pinakalayunin ng mga Mawla ay mamuno sa Isfahan at ang mga Seljuks naman ay sakupin ng buong Persia. Samantala, natuklasan ni Rebecca na nabuntis siya ni Rob at hinanap niya siya. Nakita niya siyang dinadala ng mga Mawla na nag-aakusa sa kanya ng pagbuhay ng patay dahil sa kanyang pananaliksik sa anatomy ng tao. Nalaman ng asawa ni Rebecca ang tungkol sa kanyang pangangalo niya at dahil dito, kinatulan siya ng kamatayan. Kinabukasan, dinala si Rob sa korte at itinuring pa nilang kasabwat niya si Ibn Sina. Iniharap din nila ang hinimay na katawan bilang ebidensya laban sa kanila.
Dahil dito, hinatulan sila ng korte ng kamatayan. Ang mga tao ay galit na galit kay Rob dahil na rin sa isa siyang Hudyo. Para iligtas ang kanyang sarili at gayon din ang mga Hudyo, ipinagtapat niya na siya ay isang Kristiyano pero walang naniwala sa kanya. Humingi ng tawad si Rob sa kanyang amo. Sinabi naman sa kanya ni Ibn Sina na itinuturing niya siyang pinakamagaling niyang estudyante. Sa panahon ng kanilang mga huling oras sa loob ng bilangguan, ibinahagi ni Rob ang kanyang kaalaman kay Ibn Sina tungkol sa anatomy. Ipinag-utos naman ng emperador na palayain sila. Siya pala ay dumaranas din ng appendicitis. Alam niya na si Ibn Sina at ang kanyang estudyante ay may lunas kaya gusto niyang subukan ito kahit na ang ibig sabihin nito ay paghihimay sa kanyang katawan. Si Rob ay sumang-ayon na tulungan siya, ngunit kung mapapalaya din si Rebecca. Inutusan ng emperador ang kanyang mga sundalo na labanan ang mga Mala at kunin si Rebecca. Pagkatapos ng lahat ng paghahanda, sinimula ni Rob ang operasyon sa emperador habang tinutulungan ni Ibn Sina at ng iba pang estudyante. Gamit ang kanyang kaalaman, matagumpay niyang naalis ang apektadong appendix. Upang bayaran ang pabor, ipinangako ng emperador ang kaligtasan ng mga Hudyo. Inutusan niya ang kanyang mga kawal na samahan ang mga Hudyo sa labas ng lungsod at bigyan sila ng lahat ng kinakailangan para sa kanilang paglalakbay. Sa labas naman, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Isfahan at ng mga Seljuks. Sinalakay ng mga Mala ang lungsod at sinunog ang ospital. Si Rob at ang iba ay nagtitipon sa labas ng lungsod ngunit hindi nila makita si Ibn Sina. Nag-aalala si Rob kaya siya ay bumalik sa ospital at nakita si Ibn Sina doon. Habang may luha sa kanyang mga mata, ay iniabot ni Ibn Sina kay Rob ang aklat ng mga talaang medikal at tinawag niya siya bilang Hakam Robert Cole. Nananatili siya sa silid upang mamatay. Tumakas naman si Rob kasama si Rebecca at ang iba pa. Sa wakas, natupad na rin niya ang pangarap niya. Siya ay naging isang kilalang manggagamot at nagpapatakbo na ng isang ospital sa London. Nalaman din ito ni Barber na ang dati niyang estudyante ay isa ng ganap na doktor. Mag-follow or mag-subscribe na para sa mga video pang katulad nito. Huwag kalimutang pindutin ang like para mas madami pang makasubaybay dito. Maraming salamat sa panunood.